Back in my elementary days, may kaklase ako or kami na seatmate ko din. Let's just call him Bunso. Siya kasi ang pinakamaliit sa amin. Pero natatandaan ko mas matanda siya sa akin ng 1 year. Di lang halata kasi may pagkamalnourished siya. At ako naman matabang mataba. At dahil nga friendly ako plus he was my seatmate, I treat him nicely until that one day. Na-aksidente ako, that's why I had a huge wound in my right knee. That's still bleeding. Pumasok pa rin ako pero nilagyan ko siya ng makapal na benda. It was our PE day that day, kaya hindi ko maiwasang mapuwersa ang sugat ko. At dahil pakiramdam ko, tatagas ng dugo anumang oras, nag-excuse ako kay sir at tumayo na lang sa tabi. Katabi ko noon si Bunso at sinisipat-sipat niya kung ngumingiwi na kasi ang mukha ko dahil sa kirot. After a few seconds, napansin kong nakayuko siya parap sa akin. Humarap ako sa kanya kasi parang tinitingnan niya yung sugat ko. Dumudugo sugat mo. Tapos pinunasan niya yung bandang paanan ko ng scarf niya. Malaking panyo na itim yun. Binigay niya sa akin yung scarf niya para ako na mismo magpunas ng dugo. Nagpasalamat ako sa kanya pero binawi niya sa akin ang panyo. Siya na lang daw maglalaba. Siya na ata ang pinakasweet na lalaking kakilala ko. Kaya kahit ang puyat-puyat niya, kahit palaging nahabol ng plancha ang uniform niya, na hindi pa ata nalalaban, at kahit may masangsang siyang amoy, siya pa rin ang best friend ko. Hanggang isang araw na may pasok, maaga ako pumasok dahil may nakaligtaan akong dalawang assignment. 1 hour before class nandun na ako sa school, inumpisahan ko ng gawin ang gagawin ko. Nasa may puno ako noon na may bench nang may mapansin akong may nakayukong lalaking estudyante sa isang puno na di kalayuan sa akin. Biglang pumasok sa isip ko si Bunso at naisipan kong gulatin siya. Inayos ko muna ang mga gamit ko saka iniwan tutal, wala pa masyadong tao. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Nang nakalapit na ako, tingnan ko mula sa likod yung kung anong ginagawa niya. Ang lamig ang buong sistema ko. Para akong pinako sa kinatatayuan ko. Nakita ko kasi si Bunso na may hawak na blade na maliit. Tapos, sinusugatan niya yung bandang pulso niya. Nung tumulo na yung dugo, sinipsip na niya. Tatlong ulit niyang ginawa yun. Para pa nga siyang gutom na gutom. Tapos ginamit niya yung scarf niya na ginamit niya sa akin na hindi pa niya nilaban kasi parang naninigas na. Inaamoy-amoy din niya. Hanggang siguro naramdaman niya ako. Bakas na bakas ang pagkabigla sa mukha niya. Nagtatakbo siya palayo at hindi na pumasok kahit kailan. Ang concern ko lang naman, sakit ba yun? Yung gusto mo yung lasa ng dugo o bampira si Bunso? Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.